itong mga issues na ito, let's compartmentalize it depending on as to your specialization. Let's start with you, Dr. Mario. Yeah, madalas, siyempre exposure. Yung sinabi ko kanina sa ubot-sipon, yeah, pag na-expose ka sa isang tao na meron ding ubo, mabilis yan, lalo na kung virus yung cause eh. Kahit nga hawakan mo, tapos bigla ka nagkamot ng ilong, yung isang bagay na nahawakan ng tao may ubot-sipon din, nahawa ka na nun eh. Ganun kabilis yan, lalo na mga flu o yung common causes ng mga sipon. Yung diarrhea naman, yan, madali rin lang yan. No? Pagka, halimbawa, yung norovirus, yan, yung norovirus is a common virus causing diarrhea in all ages yan. Kahit sino, pwede mahawa pag nahawakan mo isang bagay, hinawakan ng isang tao na meron palang norovirus sa kamay niya. So, magtatay na yan. Ano po ang tawag nun? Norovirus. Norovirus. It's a common cause of diarrhea and vomiting. Ah. Nung 2016, naalala ko sa Zamboanga, may outbreak niyan eh. Mayroon pang nanggaling sa Australia yan. So, kumalat sa Zamboanga. So, nagtae yung mga tao doon. Mabilis siya kasi madali mahawa isang tao. Viral ito? Viral yan. But hindi yan nakukuha sa pagkain? Hindi. Nakukuha din. Kasi nakukuha din yan sa mga contaminated food. Kaysa cheese, na-report din yan, meron din doon. So, Okay. Contaminated food, contaminated water, sa mga hand na hawakan ng mga kamay, pwede makuha yung virus na yun. So, madali siya makuha. So, ang pinaka-solution dyan, madalas talaga, dapat malinis yung kakainin, tsaka madalas, dapat hugasan mo yung kamay mo. So, yung hand hygiene, hand washing talaga dapat ginagawa natin yung bago tayo kumain. So, kahit anong gawin natin, dapat nagugas tayo ng kamay. Pero Doc Mario, alam mo, problema yan ng maraming tao. You know, you go to a party or to a gathering, tapos may nakasalamuha ka, halimbawa, na may sipon. You try to avoid, bigla kang yayakapin, halimbawa, tuwang-tuwa at hindi kayo nagkita ng matagal na panahon. How do you behave? I mean, kasi issue sa amin yan eh, sa aming public figures na may mga dalang alcohol, sanitizers, because that's supposed to be impolite. How do you handle that? Actually, para sa akin, laging i-advise yung mga patients ko, hindi impolite o hindi basta sasabihin mo na takipan mo yung mukha mo pag uubo ka o sisipunin ka o mag-sneeze ka. Dapat tatakpan mo. Usually, mas madali makontrol eh, yung transmission. Pagtakip niyo kasi, saka handshake. Actually, mayroon paraan eh, para takpan pagka mag-sneeze ka. Yan ganyan. That's right. Yung sinasabi ng mga specialist na dapat yung terminal respiratory dab. So, gaganong ka. Para ito ang gagamitin mo. Para siyang dance. Para hindi ka hahawa. Hindi mo hahawa ka ng kamay mo. Yung sneeze mo o yung secretion mo. Now, and it's good to talk about this. Dahil marami ang nagmamasid sa ating pag-uusap. That, halimbawa, meron kang sipon o kaya may ubo ka, huwag ka na sana pumunta sa party. Actually, pwede yan. Diba? I mean, kung maiiwasan mo. Because it's very difficult to be in a party and not to interact. Yeah. And then mahirap naman pag niyayakap ka, you do a handshake, and then pagkalikod mo, alcohol. You know, it can be... It's actually bastos naman yun pag ginagawa mo yun. Yun yung sinasabi ko po. Kaya mas maganda rin siyempre, iwasan mo na lang pumunta. Pero ang pinakamahirap talaga, yung hindi mo alam. No? Halimbawa, dala-dala mo na siya, meron mga asymptomatic kasi, o yung mga walang sintomas, dala-dala nila yung virus, atin sila, yung pala magkakaroon sila later on ng sipon, nandun na sila. Sa nahawa na lahat. Okay. So, madalas naririnig ko, uso talaga ang sipon ngayon kasi malamig na ang panahon. Magpapasko na kasi, lalo na pag bare months. Yes. May katotohanan yon? Actually, mas madalas yung exposure. Yung kahit sabihin natin seasonal, ibig sabihin kasi pag ganitong panahon, madalas yung mga tao sama-sama. So, halimbawa, isang tao, meron agad, tapos magkakasama sila because of the gathering. Right. Dahil seasonal gatherings din. So, nagkakataon, mahahawa talaga yung ibang tao sa iyo. Also, you go to a department store. Correct. Nagfi-fit ka, halimbawa, ng mga clothes. Ang the last one to fit the, whatever, the dress or the shirt, may sipon. You know, how do you actually get avoid paranoid that? There, but, you can be paranoid, you know. But I think the way to go, boy, is as you said, you cannot avoid those things. But when the immune system is good, you can fight that off. Right? Okay. But the thing is, that's why there's increase of infectious disease, probably like respiratory infection or diarrhea, is our immune system is low during Christmas, again, because of stress.
Ayon. Yeah, because of all the things that are happening, you don't sleep well anymore, you don't eat well anymore, you postpone checkups, you forget to drink your medicines, you forget your routines, like an exercise routine. So all of this come together with your host is not well enough, and then you're exposed to all the insults. Eh? Okay. Magandang gabi, Pilipinas. Welcome to The Bottom Line.